How to pay your SSS voluntary contribution online. Hi guys, so first step is search natin yung SSS online sa Google and click natin itong log in to my SSS. So makikita natin dyan sa portals yung member yung i-click natin. And then, dito sa member login, input lang natin yung user ID natin and yung password. Then, click sign in. Then, after that, makikita na natin yung profile natin or yung portal natin sa SSS. And dito, makikita na natin yung mga past contributions natin na nahulugan na and yung mga benefits natin na pwede nating i-loan kay SSS. And dito din tayo guys mag-generate ng PRN para makapag-voluntary contribution tayo. Ito yung sa akin. Last nahulog ko is December 2020 pa. And so ngayong taon nga naisipin kong maghulog nitong May 2023. As you can see, naka 44 contributions na ako. Start May 2023 guys, nag-voluntary na ako kasi nag-resign ako last 2020. So ayan, ituturo sa inyo kung paano mag-generate ng PRN para makapaghulog tayo ng voluntary. So dito sa payment reference number, dito sa PRN, click natin yung payment dyan and makikita natin dito yung mga paid na contributions na natin. So, ito yung mga madaming yan. Up to 2020, yung company ko or yung employer ko yung naghulog nyan. And dito naman sa pinaka last 2, ako na yung naghulog nyan. And ayan, click lang tayo sa payment reference number, then contributions, and then PRN payments. Dito makikita natin yung to pay. Ibig sabihin, nakapag-generate na ako ng PRN from July to August 2023. So, pero hindi ko pa siya nababayaran. So, try naman natin yung September to October 2023. Oh, so, membership type, pwede kayong from employed to voluntary or from employed to self-employed. So, depende yan sa inyo. And then, applicable period, click nyo lang dyan yung month na babayaran nyo. So, pwede nyo siyang hulugan in advance, depende sa inyo. Pero guys, dito sa SSS, hindi nyo na po pwedeng hulugan yung mga nakaraan na months na hindi nyo na nahulugan. Sabi sa akin, kung gusto mo daw hulugan yung mga past, is kailangan mo talagang pumunta sa SSS nearest in your location. So, dito pwede rin tayong pumili ng kung magkano yung hulugan natin, but for me is yung 1,050 kasi yun yung pinaka kaya ko lang na bayaran. So, dalawang months yung babayaran ko, kaya naging 2,100 siya. So, ito na guys, yung ating PRN, available na siya. Ito yung kailangan natin para, ito yung pinaka-reference number natin guys, para makapaghulog tayo voluntary kay SSS. So, pwede natin yung hulugan through GCash or pwede rin sa 7-Eleven, I think. And sa mga SM or mga Robinson, ganyan ang alam ko. So, ayan guys. Ito na yung PRN ko for 4 months. So, pwede pala tayong maghulog in advance. So, kung gagawa tayo ng PRN for November to December, pwede din tayo mag-advance. So, ayan lang guys. Diretso na kayo sa GCash if mayroon na kayong budget para bayaran na itong mga PRN na na-generate natin.
So, nandito na tayo sa GCash, guys. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano bayaran yung contribution dito sa GCash. So, punta lang tayo sa bills and then sa government and then search lang natin yung SSS contribution. Ayan. And sa PHP, kung magkano yung babayaran natin. And sa account type is PRN. And yung payment reference number na generate natin kanina. And dito sa payer type, which is voluntary or kung self-employed kayo. And sa email, para dun sila magsisend ng proof na nagbayad kayo. And then after that, click next na lang. Then, ayan guys, tapos na yan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.